pulong na walang kapalit. Bukal sa kalooban, ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sa inyo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. Tayo po'y dinig sa iba't ibang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening, as case may be, lalo po sa ating mga kababayan at kamag-anakan at mga tinatawag natin bagong bayani, mga migrant workers, OFWs, overseas Filipino workers, saan-saan po yan, sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast, at ganoon po sa Gitnang Silangan. Malakas na malakas po tayo sa Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Riyadh, Qatar, Dubai, UAE. Nako, hello, Agatha, yung beauty skincare, good luck. At syempre, dito naman po sa ating mga neighboring countries, saan-saan naman po yan, sa Down Under na tinatawag, saan po yan, Malaysia, Australia, Aussie, my mate, hello po kay Henry Papel. At syempre sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at dyan po sa Myanmar, malakas na rin po tayo dyan, at dito na rin po sa Macau kung saan nagtatrabaho ang ating wifey si Anne Ceres, dyan po na asawa ng ating engineer Fred Bellamala. Ako tayo po ay natutuwa at nakapasyal po tayo dito sa bayan o lungsod ng Guagua, Pampanga. Ang sulong na bayan had a great opportunity to attend the inauguration of a charity ward at ang buong ospital ng Rosario. Ano, saan ba yan? Rosario Medical Center, bago na po sila. Rosario Medical Center of Guagua Inc. Ano po? Diyan yun sa Pampanga. Naturally, pagka it was a great day for all the kabalin diyan sa Guagua. Pinapurihan po ng kanilang guest of honor na si Vice Governor Lilia Pineda ang opening ng charity ward bilang isang malaking napaka pagpapala o biyaya natin na matatawag sa mga kababayan natin na umaasa sa public health service for their health needs, di po ba? So binigyan po tayo ng mga detalye tungkol sa charity ward facility ni na Ginoong Eulogio, si Sir Eli Del Carmen, at ang kanyang ginang may bahay, no less than the big girl or big lady, the woman of the hour na matatawag. Sino po yan? Si Miss Josie Del Carmen. Siya po lahat ang talagang nangasiwa sa Pasinaya, no? At kabilang sila sa talagang namumuno sa buong Rosario Memorial Hospital dati, na ngayon naman ay tinawag ng Rosario Medical Center. High-end na po sila dyan sa Guagua. So, bago natin ibahagi ang lahat ng ating natunghayan, nandiyan na ba sa kabilang linya ng komunikasyon? Tawagin na muna natin ang ating, ayan, pinagpapala talaga ako at napaka-ready and available. No less ang isa sa ating mga tinatawag na veteran journalist, Miss Lizzie Lasso. Welcome sa ating programa, Sulong ng Bayan. Hi. Good afternoon, everyone. Masaya akong makisali dito sa pag-welcome sa charity ward ng Rosario Medical Center. Actually, kabalen din ako kaya malaking niyaya sa mga kabalen. Okay, saan ka sa Pampanga naman? Ang lolo ko ay Santa Rita, ang lola ko ay San Fernando, Valencia at Cortez. Kaya nakikiis ako sa mga kabalen na welcome itong development na to. Right. At saka ano, mukhang meron kaming lahing Pineda rin, sabi mo. Oh nga, my grandfather, mother niya ay si Olympia Pineda. Medyo nakwento ng mother ko na parang ang talagang pinanggalingan ng mga Valencia Pineda ay Tarlac. Parang talaga doon ang Pineda. Kaya nga, siguro, baka isang araw mag-traceon kami ng family tree. Makita ko doon. Ayan, so magkakamag-anak, kabalin. Ang ibig, ano bang educate us? Anong ibig sabihin ng kabalin? Kababayan, natapampangan. Kabalin. Ayan, kabalin is bayan. Kaya pag sinabing kabalin, ayun yun. Yan, pasulong na talaga kasi napakahusay ng kanilang vice gova, no? Si Ginang Lilia Pineda, no? Nakapanayam din natin siya. Maya papakita natin ang ating panayam sa kanya. But again, ang bayan ng Pampanga, pag sinabing Pampanga, what are they known for? Kayo, sa Pampanga. Pampanga, di ba? Magaling magluto. First of all. Mga kumain ng masarap.
Exactly. Kasi napakamamos. Kaya ganun. Ayoko na i-promote yung pangalan ng Kabalin, eh Kabalin. Yun yung kanilang restaurant, di ba? Kabalin, yun Kabayan. Ay yes, ba yung sikat na ano, restaurant. Kabalin. Kasi nga, Pampangan. Okay, papag-roll natin ang VTR, no? Papatunghay ko muna sa iyo, Kabalin, Lizzie, kung ano yung nakuha nating panayam sa namumunong ehekutibo, actually, ng Vice Governor ng Pampanga. Pero sasabihin ko lang muna, kung gusto niyo po talaga ng best health treatment na tinatawag or good quality medical services for a very reasonable price, at nasa green facility siya, Kabalin, Lizzie, ha? Green facility will be very accessible to all. Walang disparity, sinasabi yun ng ating nasa narinig sa straight from the horse's mouth nung ating nakapanayam. Lahat ay talagang i-allow, lalong-lalo na itong indigent, syempre yung poorest of the poor. So kung pwede na muna natin i-roll at makita mo, Kabalin, Lizzie, ha, itong aking panayam. Go ahead, Jairus, roll VTR. I'm trying to get into that. Thank you.
Medyo pasensya na po, ano, apologies. Dahil talagang napakarami nang nagdagsa na dumalo sa Pasinaya, ano, sa inauguration nitong Rosario Medical Center. Pero ang sinasabi po ni Ginang Vice Governor Lilia Pineda, sabi niya natutuwa siya. Walang humpay ang kanyang kagalakan na binigyan siya ng isang charity ward ng Rosario Medical Center dito sa hospital nila. At itong, ayan, makikita niyo po, ano, yung buong green, kulay green, green facility, Rosario Medical Center. Binigyan po sila ng isang charity ward na kung saan lahat ng kanyang kabalin, ha, kabalin Lizzie, naririnig mo ba ako? Lahat ay mabibigyan ng ano, best healthcare treatment. Ang sinasabi ni Vice Gov, ayan, sa kanyang speech ay, Loli, sabi niya, ito na yung pagkakataon namin na lahat ng ating mga indigent at poorest of the poor ay makakaramdam ng tamang paggamot sa kanila. Kung ano yung nararamdaman ng iba nating mga paying clients o paying patients, ito ay ibibigyan din natin ng ganun din sapat na karampatang healthcare treatment itong mga walang-wala, yung talagang hindi maka-afford, yung hindi talaga makabayad. Papasukin natin lahat yan dahil ito. Natutuwa tayo kay Mrs. Josie at ang kanyang husband, Eulogio, the founder and creator of this hospital, ano, Eulogio Sir Eli Del Carmen, dahil sila po ang nag-isip at brainchild nila na magbigay ng charity ward para kay Vice Governor Lilia at ma-accommodate lahat ng constituents at kababayan at kabalin ng ospital. Di po ba? Hindi ka na magbabayad, di ka na mag-iisip kasi doon pa lang sa pag-apunta mo ng ospital, iniisip mo na, naku, may pambayad ba ako? Paano kaya? Doon pa lang manghihina ka na kasi alam mo napakalaking halaga ang kailangan mong tutustusin o iipunin. Kaya pag ikaw ay nagkasakit, and minsan lumalala yung sakit eh, dahil naiisip mo agad, ako, gastos ito. Tama ba yan, Kalizy? Kabalin? Talaga malaking bagay yung ano, mga, kahit dito sa Metro Manila, di ba? Nakikita yes. natin masyadong overloaded ang mga public hospital. Kaya malaking tulong itong, palagay ko ito, private sector initiative itong Rosario yes. Medical Center. Right. Government hospital. And oh, yet, no, the management has seen fit to, ano, to na magbukas ng charity ward para sa less fortunate kababayan natin, mga kabalin. So, malaking bagay yan talaga para sa mga mahihirap. Oo. Kasi itong isang kabalin natin na si Sir Eulogio Del Carmen, siya ay engineer. Engineer siya at naging successful siya sa Guam. And ganyang masyado na siyang successful, gusto naman niyang magbalik. Ito yung tinatawag nating pay it forward sa kanya mga kabalin dito naman sa Guagua, Pampanga. Inaisip niya magtayo niyang hospital na yun. In fact, matagal itong hospital na ito, refurbish na lang yung nakita natin kahapon, ni repair at inayos at pinalawak at pinaganda. Naging green hospital. Very talagang siguro kaya natin matatawag na green. Ano? Meron sila for environmental friendly na mga facilities. Pati. The hospital, kasi just so you would know, was built on a 2-hectare lot in San Roque, Santo Cristo. Which makes it all accessible to all Kapampangan, especially those in need of quality medical service. At sinasabi nga ni Sir Eli, sabi niya, alam natin lahat ng medical care is very expensive. Dito sa population ng Guagua, Santa Rita, at saka mga neighboring towns, pag sinabing hospital, medyo malayo. Pero ito, nilapit namin. So medyo lahat ng tao kaka-access, nilapit natin ang hospital para sa tao na hindi na sila mahirap pang mag-masahe pa and all, ano. And then sabi pa niya, other than that, there is an extra. Gumawa pa sila ng mga facility within the municipality itself, yung ang consideration ay pollution. Siyempre, pag ikaw, di ba, bumabiyahe, malakas ang pollution. Pero ito, sabi niya, concerned with regards to the discharge and impact of the environment. Kaya sila ay hindi nga tumigil doon. Ito namang lugar na aking dinedescribe, malayo-layo sa pollution. So, makakatipid ka. At ang maganda sinabi ka ni Miss Josie, ano?
yung namang asawa ni Sir Eulogio Del Carmen, si Ms. Josie Del Carmen, is the President and CEO of RMC Rosario Medical Center. Ang sabi niya, and I quote, alam mo Loli, hindi profit. Essence, yun na po, may-ari, privado po ito, no? It's not profit. You would see that profit is not our priority, quote and quote. Kaya pumasok kami at nag-solar pa kami para hindi lang makatipid, but also makatulong sa environment, sabi ni Ms. Jos. Solar sila, solar lighting, sabi niyo lang po? Oo, merong mga areas na talagang hindi kailangan ilawan. So makakatipid sila sa electricidad, di ba? At saka... green facility. Ang tawag dito, the first green facility medical hospital rising in Pampanga. So sila pala kaunahan. So nakakatuwa at syempre, parang kinalang-alang nila, hindi lang para sa profit, makatulong din sila sa environment. At meron pang isa, sinasabi niya dito, major environment feature pala ng medical facility na yan, meron silang sewerage treatment plant. STP. Ito na po yung nag-alis o nag-remove ng contaminants from wastewater at nagiging yung tubig, Kabalan Lizzy, reusable. Siyempre. So, ayan. Major environmental feature yan. Ito palang STP to has the ability to clean water by removing its chemicals and other solids present in the wastewater. So nag-STP po kami, sabi niya, at pinalaki namin ang STP namin para magamit ng tubig at hindi masayang. Ma-recycle nga, ika nga, no? For toilet use, at saka ang ganda ng garden nila, lush, green, well-manicured garden yung ating natunghayan doon, ano? At meron pa sila ito, nadagdag na dialysis na twice the quality of distilled yung output ng reverse osmosis na nila. Bottom line doon, trying to be the first green hospital nga ng Pampanga. Diba? Nakakatawa na ikaw ay para ka na sa high-end na hospital. Parang mas maganda sa, ayoko na lang magkumpara, no? Pero dito sa mga hospital natin dito na sa NCR, ganun na rin at par with the high-tech hospitals here, you know? Hindi na sila napapahuli. Inuna nila yung mapagsalang-alang nila yung environment. Di sila makasira. Tapos meron pa itong STP, waste dust, ano yan, treatment ng water, reusable tuloy. Lahat ng high-tech, ano, magaling yung kinuha ni Miss Josie ng mga engineer. Kasi nga, ang kanyang husband, unfortunately, naka-wheelchair kahapon nung makita namin, ano? Dahil siya ay may severe bad soul din. Oo, yung nakita mo sa video na naka-wheelchair na matanda, you can show Jairus, ano? Ulitin natin. I-mute mo na lang. Nag-suffer siya ng injury, so he had to undergo surgery. Medyo severe. From the fourth floor kasi doon na siya tumira. Nung mag-relocate, alam mo, magandang topic natin siya for retirees doon sa ating iniisip ka, Lizzie, na global citizens of the world. Pero saka na lang natin babalikan siya para mas marami siya maikwento. But for now, ang sinasabi na baksak siya from the fourth floor kung saan siya tumira ng hospital doon sa presidential suite, ayaw niya nang mag-elevator kasi naman fourth floor lang. Pero talagang siguro lumabo ang paningin na bagsak. He had a really severe fall. So inoperahan siya at naka-wheelchair siya kahapon pero masayang-masaya siyang humarap sa amin, Vice Gov at saka Vice Gov Lilia, dahil tuwan-tuwa siya, his dream was realized na makapag Kaloob, ayan siya. Boss ni Carmen, ang kanyang ninang, ang president and CEO ng Rosario Medical Center at si ang engineer mismo, creator at saka founder ng hospital ay Ginoong Eulogio Del Carmen. So, tuwan-tuwa siya dahil nga masasabing dream come true. Kahit nga siya ay may karamdaman ng kaunti. Ang saya-saya ng kanyang mukha at doon mo makikita na matatawag niyang fulfilled na kung ano pa man yung kanyang gustong ipagkaloob. The paying it forward, so to speak, na ipagkaloob sa iba nating mga kababayan. Because he created jobs. Ang dami niyang mga nurses doon, the best, the health care doctors, providers, nakita ko, pinakilala sa atin. At sunod-sunod yung mga ex-specialista. Meron sila sa eye, meron din sa dental,
iba't ibang mga spesyalista at mga laboratories. Unti-unti, ano? Pinupuno na nila. Dito ba sa atin, ikaw, sa OSMAC, ayoko mag-compare, ano? Pero kompleto ba sila ng facilities dyan? Di nga, nakita ko sa website, ng ano, nag-google ako sa mga facilities na available. Very impressive. Buti pa sila, meron sila MRI. Dito sa Hospital ng Makati, nangailangan nung minsan ng husband ko na magpa-MRI. Wala silang ganun. Bagay, meron silang tie-up with Makati Med. Refer kami sa Makati Medical. Pero imagine that, a provincial hospital na meron ganun kasi very high-tech yung MRI. Alam ko. Right. Saka lahat ng ano, no, pati yung sa environmental awareness nila. Ang galing naman. Engineer siya. Engineer itong sa management. Mr. Sir Eulogio. Kasi engineer talaga, ano, technology. Technology. Engineer siya eh. Alam niya kung saan anong para gumaling ang isang pasyente at a reasonable price. Siyempre naman, private hospital sila, kailangan kumita at may revenue din sila. Pero the fact na nagbigay sila ng charity ward para sa iba nating kabalin at kababayan na nangangailangan ng tulong medikal, ito libre na. Pero hindi nila pagkakait. Yung mga laboratory nila, ganun din. Ililibre din nila, di ba? Ililibre din, mga laboratories. Well, somebody will subsidize siguro. Baka yung ehekutibo, ang local government, ang ito na nga, si Vice Gov Lilia Pineda, kung ano man, pag tapat-tapad din yung, ano, yung presyo. Kung sila ay pwede magsubsidiya at ano pa yung ibang maitutulong. Kaya tuwan-tuwa nga si Vice Gov Lilia kasi ngayon lang siya nakakita talaga na pinagkaloob buong... Para ka nang may sariling ospital, di ba? Hindi ka nang mag-iisip. Kasi ang ating mga lokal na pamahalaan eh, mag-iisip pa. Katulad sa inyo, sa OSMAC, OSMIN, OSMAC, ospital na din yan. Eh siya, parang naka-ride na siya ng free ride. Ikanta. But eventually, siyempre maglalagay din siya ng sarili-sarili rin niyang ospital. But for now, sa nangyari sa pandemya, nakakagulat, walang ospital at puno lahat. Ito, nabuksan ito. Kaya sabi niya, naku, timely na timely, Miss Loli, dahil kailangan ng mga kababayan natin ng affordable. O kung hindi man, libre talaga. So, sinasagot siguro na... May budget allocation naman ang provincial government or ahensya ng pamahalaan, ano, lalo na ang Guagua dahil napakasikat na probinsya nila eh, at ang taas-taas ng kanilang IRA na tinatawag, ano. So again, gusto ko lang pasalamatan din si Miss Josie dahil siya yung abalang-abala sa pag-imbita sa amin at sa lahat ng dumalo doon, at marami pa siyang ipapahayag sa susunod nating panayam siguro, no? Kasi kahapon kulang na kulang ang oras na siya mismo ang aking makapanayam. But I just would like to say thank you lang through the sister, my best friend Miles Salvador, at ang anak niya si Jamie Salvador, na tumutok sa akin dahil ako mismo ay naka-wheelchair. Pero karating tayo. Hindi lang siya. Nakarating tayo doon dahil nga inalagaan din naman nila ako ng husto. At pasalamat na rin ako sa nagsundot hatid sa akin ng aking mga inaanak na si Awi, si Zijan Caparos of Skin Talk. Sila talaga yung nag-drive sa akin at inalagaan naman ako ng aking pamangkin na si Yen Ceres Acosta, at ang kanyang mommy, my cousin-in-law actually, si Mabel Acosta. At maya-maya, papalabas pa natin yung isa kong naging kapanayam na mayor naman ng town ng Guagua. At tinanong sa kanya kung ano naman yung mga plataforma. Dahil nabiro ko nga siya eh. Baka naman puro promise lang yan, sir. Meron kasing kasabihan. Pinangako. Tapos tutuparin mo pa. Eh, natawa siya. But for now, pasalamat again tayo kay Miss Josie Del Carmen at ang kanyang may bahay sa Ginoong Eulogio Del Carmen,
the founder and creator of this hospital is giving the free medical services. At saka kay Vice Gov Lilia Pineda. For now, Kalizi, huwag kang alis sa linya dahil babalik pa ang ating programong Sulong ng Bayan. We have to pause. Okay. Si Ms. Loli Acosta, Sulong ng Bayan sa DWIZ 882. Ay, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at tayo po ay magpapasalamat muna ano sa ating Kalizi Lasso at last minute nandiyan ka lagi Kalizi. Oh. Ayan. At thank you as always. Syempre sa ating mga naging kaagapay dito si Engineer Jun Aguba at nagtiyaga at para palakasin ng audio natin. Medyo talagang nahirapan tayo dahil alam mo yun Kalizi, maraming tao maraming samot tamo. Ambush interview lang siya dahil napaka-busy yung tao. After that may isa pa siyang pasinayang pupuntahan pero binagbigyan tayo. Kaya lang sabay-sabay habang ini-interview ko si Vice Gov Lily Pineda, aba dating at dating naman yung mga bisitang nagmamano. Alam mo, napakagalang pala nila dyan sa Pampanga, no? Nagmamano sa kanya at nagbibigay pugay. Eh, hindi naman niya pwede hindi rin kausapin. Ito ba, Juice? Doon sa isang teacher? Ba't ang napaka-orange? Ayan. Okay. Kalizi, salamat sa ating naging kaagapay, Engineer Jun Aguba, si Rashid, ang writers natin, Loxin, Rashid Loxin, si Mara Valle, sa social media, si Jam, and Tarayo, at thank you talaga, Jai. Nagpuyat ka sa akin kagabi para mag-upload nitong ating mga nakuhang video footages, si Jai Rojas. Ang ating communication assistant, si Mace Alinio Dayon-Dayon. At ang ating kasama pa rin si Joanne Punay at Isha Panlilio. Ito ay hindi ko pwedeng hindi batiin at kaarawan niya ngayon si Ginoong Jojo Ventura. Kasama ko na matagal yan sa public works nung tayo ay tumukover dyan sa, ano ba yan, sa Adwana. At siyempre, itong ating magiging, hopefully, makasama natin dito sa ating programa, no, Miss Lizzy. Siya ay columnist at isa na rin veteranong journalist at may-ari ng Tribune ngayon. Sila ang may-ari, ano? Si Miss Chingy Fernandez, ang kanyang husband ay si Mr. Willie Fernandez na naging head ng Manila Economic Council Office ng MECO. At okay. Siyempre, na ang namumunong dispensation ng gobyerno ay tapos na ang kanyang reign, no? Co-terminus ika nga sa appointing power. So balik siya as publisher and owner of Daily Tribune. Napakahusay na ano manunulat din, no? Si Ginoong Willie Fernandez. Alright, kung medyo ready naman tayo, Jairus, dito sa aking nakapanayan. Alam mo itong isa ko nakapanayan, since nandun na rin lang ako, inambush ko na rin siya. Siya ang punong ehekutibo ng Guagua, Pampanga at natatawag na sanay na sanay ng mambabatas at saka naging board member yata ng probinsya o ng kanilang town sa Guagua, no? Si Ginoong Antonio Torres. Mayor Tonton, ang tawag sa kanya, yun lang kilala namin sa kanya kahapon, ano? Mayor Tonton Torres. So, ang ating VTR, if ready na, pakirol na, Jai, yung aking panayam kay Mayor Antonio Tonton Torres. Go. Your first term, at syempre yung inyong constituency, excited niya dahil gusto nila makita ano nga pa ang mga pinangangin. Siyempre, yung election. Alam ko natin na mga pangako sometimes Hindi naman get offended. These are, sabi nga nila, pinangako nga, tutuparin pa. Yeah. Sa inyo po, Hanay, or kayo po, ay po ba yun? Sa amin daw, paligtad. Pag pinangako mo, dapat gawin mo. No? Sa ako bilang executive ng mayor ng bayan namin, no, ang una po namin pinagtutugunan na siyempre po ang sa kalusugan, no, ang health program namin. Before I became a mayor, I was the chairman of the Committee on Health sa probinsya during my second term, and nakita po natin yung pangangailangan, no, pangangailangan ng ating mga kababayan, no, lalo na sa aspeto ng kalusugan. Ngayong araw na to, we are very privileged and honored, no, that we were invited in this opening, no, ng isa sa
institusyon na ho sa bayan namin, no, itong Rosario Medical Center, no. And this is a welcome development sa bayan namin, no. And I know this will boost ang aming healthcare program dito sa bayan. And with the guidance na rin ng ating buting governor at vice governor, yung magaganda po yung mga programa natin, no, patungkol sa kalusugan. Of course, aside from sa health, tututukan po natin yung ating mga farmers, no, sa agricultural sector. Isa po sa pinaka-top priority na ating governor ngayon is, as well as our president, syempre, yung food security. Currently, we're putting up a rice mill sa Barangay Pulong Masle to help our farmers, no? And malapit na ho, and we look forward to having it operational this year. Aside from that, we will be working on our public market. Yung bayan po namin is well known for yung mga fresh na mga seafoods, no? And isa po yun, pinagtatrabuhan natin na mamaayos pa namin lalo ang aming palengke para mas maengganyo po ang mamimili na manggagaling sa iba't ibang bayan. And talk about sa iba't ibang bayan. Siyempre po, kilalang-kilala nga ang Guwaga Pumaya, sa Matalin, sa mga iba pang industriya. Ano naman po ang gusto ilatan para sa mga investors? Very timely po, no? Kasi nag-chairman din tayo sa Committee on Trade and Industry sa probinsya, and I was the lead, no, dun sa ating PPP code, no? So the same dito sa bayan natin, ang importante kasi ayusin muna natin and make it enticing for investors to come in, no? Number one, na kaya nagiging kailangan pa namin lalong ayusin yung traffic, no? Dahil kasi nga this is a developed municipality, and but we're doing slowly, we're doing our part naman in decongesting ang ating central business district para mas maengganyo pa lalo yung ating mga investor. And rest assured that our municipality will be a business-friendly municipality, and we encourage investors to come in. And alam po namin, no, this will also benefit our constituent given the employment that they will be providing. Job generation. Okay, very quickly, tayo po ay meron po ang surge ng COVID. Dito po sa aming bayan, we sa pagkakalam ko, we only have around 11 active cases, no. So, very manageable, but nonetheless we still have to be ready and prepared, no, and we're working on if we can still lessen the cases and have our people prepared by continuous vaccination. Can you give us a message of hope para naman yung ating mga kababayan at constituents na yung talagang tututok sa inyo at makakatulong din? Ayun, sa lahat po, no, sa lahat siguro, hindi lang sa aming kababayan sa Guwaga, sa lahat, hindi lang sa mga Kapampangan, kundi sa ating pong lahat na Pilipino. No, basta ako po ang siguro mabibigay ko ng mensahe. Let's be hopeful. No, and I know our president Bongbong Marcos Jr., together with all our leaders, no, isa lang naman po ang pakay namin, eh, to help all the Filipinos improve their life, no, and have a healthy kumbaga pamumuhay, no. So sana ho umasa lahat tayo, magtulong-tulong tayo para po sa ikakangat ng ating bansa, probinsya at bayan. Very well said. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Ay, thank you po. Thank you. Very, ano na yan. Very. Ayan. Ayan yung ating, actually, wag na yan. Jai. Okay. Sunod-sunod kasi yung ating ambush interview, Kabal and Lizzie, ano. May share ko lang yung kanyang sinabi, no. Recap lang. Tulong-tulong tayo. Yun ang gusto kong narinig na magandang narinig sa kanya. Kasi sabi niya, yan naman po, bago naman ako tumakbong lokal na ekutibo, dati siyang naging consultant at member ng board. So marami siyang nakitang, alam mo na, worrying factors, hindi naman nawawala yan. As in any organization, iba-iba naman talaga ang mga opinion ng bawat isa. Sa magkakapatid niya, iba opinion ko, iba rin opinion ng ate at kuya ko, di ba? Nakakabalin, Lizzie. Kaya sabi niya,
And I quote, tulong-tulong tayo. At yun ang kanyang naging slogan hanggang siya ay na iupong lokal na punong ehekutibo ng Guagua. At tuwan-tuwa rin sa kanya si Vice Gov Lilia Pineda dahil iisa ang kanilang layunin. Ano? Pineda affirmed his support for Torres and his team dahil she believes in the capability of Torres to lead itong Guagua and to usher in new governance that is responsive to the needs of the people and the times. So, alam mo na, medyo inumpisahan ko siya ng isang kicker. Sinasabi ko, alam niyo, mayor, ang dami nangangako. Puro pangako. Tapos, ang susunod na sinasabi, nangako na ako sa inyo, alam nga naman, tuparin ko pa. So, nandiyan pa ba si Kalizi? Oo. Ayan. Yes. So maganda kasi yung kanyang naibahayag sa atin. Tulong-tulong, yun ang slogan niya bago siya tumakbo. Nililinaw niya na ang aking talagang main goal is magtulong-tulong. Kasi pareho din ni President BBM, sabi niya, unity. Paano nga naman kung hindi ka naman united? In unity, there is strength. So sabi ni Mayor Torres, tulong-tulong tayo. Yan ang kanyang bukang bibig, ika nga. At nanalo naman. Sa tingin mo, kailangan talaga magtulong-tulong, sumulang na ang buong bayan. At ayan, nabigyan din natin itong proposal si Mayor si Gov Lily Pineda na kung saan para malinawan, marinig ng buong hindi lang dito sa NCR kundi buong daydig, makita ng mga Kapampangan elsewhere kasi alam mo sa abroad sa Amerika nga mayroong Kapampangan community, mayroong Chinese community, Ilocano community, yung mga Kapampangan natin doon napakalalakas din, may makanya-kanyang restaurant na named after Kapampangan. So, para pati marinig nila kung ano nga bang latest o progress o anong mga success na nagiging ganap dyan sa Pampanga, binigyan natin ng isang maliit na proposal si Gov. Lily Pineda. Yeah. Na kung pwede siyang makisali sa atin. At tara na. Sa ID yan, pwede akong magsalita. Pumasok sa akin ngayon. Hello? Yes, go ahead. Ano yung pumasok sa iyong kaisipan? Remember when nagputok ang pinatubo, diba? Yes. Kala mo talagang nalugmok ang mga Kapampangan. Pero ang kanilang naging battle cry ay tikdo. Balang tikdo is stand up. Rise. Stand up. Rise up. Tikdo. Bangon. Tikdo, Pampanga. And they did it. They recovered very well from the pinatubo catastrophe. Yan ang spirit ng mga Kapampangan. Grabe. Sila talagang move on towards the goal. Hindi talagang ka malakas ang determination basta talagang that's what I see from my grandfather, my mother. Ikaw, dugong Kapampangan ka eh. Lahat ng nilusto mo. Talagang, I'm very proud of that. Yeah, fight, go. Hindi katulad ng iba nating mga kababayan, pagka nagkaroon ng isang sigalot o disaster yung kanilang bayan, lugmok na. Hindi na makatayo, hindi na makabang. Hindi na, wala na yung fighting spirit, ika nga. Ito, ang Kapampangan, ganun pala. Biro mo, pinatubo. Iisipin mo, wala. Grabe. At paano ka makakaharis? Yung Clark Air Base, sabi nila kung aalisin doon dadapa ang Pampanga, hindi nangyari yun. Ganun talaga mga Pampangan. At saka yan nga, may Clark din, ano? At maganda na rin yung kanilang paliparan at laging minumodernize. Oo. So, tuloy-tuloy. Kaya sabi ko kay Vice Gov Lilia, ayan naman po ay suggestion, proposal para maintindihan din ng mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa na sumusulong ang Pampanga. Hindi pwedeng ganun lang. At ma-update sila, sulong Pampanga. Maging kaugnayan natin siya. Minsan siguro makapanayam at makasama natin siya sa ating as co-host or katandem. Para bigyan niya tayo. Hindi ko naman alam nangyayari lagi sa iba't ibang lugar. Siya naman ang magsabi. Ito na po, may hospital na kami. May green hospital na kami. Mamaya dyan, meron na rin kami mga water. Ano-ano pang mga proyekto. Hydro.
Mining. Oh, kasi, yun nga yung tanong ko kay Mayor Torres eh. Anong, paano nyo, anong lalatag nyo para makaimbita tayo ng foreign investors nang magkaroon ng job creation? Diba? Forward-looking. Very forward-looking talaga. Mm-hmm. So, ayun, yung fighting spirit, siguro manahin natin ano, para dun sa mga tagapakinig na hihina ngayon. Eh, ako nga, nanghihina nga ako talaga, pero sumulong din ako. Sabi ko, sige, ano ba makakausap natin dyan? Eh, hospital eh. Natuwa ako dahil hospital, na kung sakasakali lang, papunta doon eh, manghina ako dahil 3-hour drive. At least hospital here. Siya. Kasi hospital siya. At saka minake siya doon sa kaibigan ko kay Miles. Okay, hospital yan. De natural, pagbaba ako, bigyan mo ako ng wheelchair. Kasi alam naman, dala pa ako ng sarili kong wheelchair. hindi ka maniniwala, ang dala ko, swivel chair. Dinala ko, na in case wala silang mga i-provide, meron akong swivel. Ang sarap pala, Kabalen Lizzy, na may swivel chair. Kaya mas nakakaikot ako. Hindi ka tulad sa wheelchair, naka isa lang tungko akong ganun. Ito, na-exercise ko yung aking naigagalaw, yung aking katawan. Kaya, again, medyo ingat-ingat po tayo sa ating paglalakad, sa ating pag-abot-abot dun sa hindi mo na maabot. Akala mo maaabot mo pa. The spirit is so strong, but the flesh is weak. Akala mo mas kaya kong abutin. Eh, hindi pala. Ayun, nahulog, lagapak. Pero God is so good, hindi ako nagkaroon ng kahit anong fracture. Nung in-x-ray ako, perfect yung aking lumbar. Pinakita yung sa x-ray na perfect yung mga square, triangular, walang damage. Kung hindi, ano lang, muscle spasm. Dahil mataba daw ako, yun ang naging buffer. At hindi dumiretso sa buto. Ngayon, naiintindihan ko na dahil nga, Kalizi, syempre, ngayon na tayo bumabata. At ito, importante, alam natin yung ating kalakasan na talagang tututok na tayo. Talagang importante. Ikaw ba sa ating edad na to, wala naman ikaw talagang karamdaman na masasabi? Unless meron kang diabetes ba o may blood heart ailment or ano. Okay ka naman. Clean bill naman so far. Ayan. Kasi nga, marunong naman din tayong kumain ng gulay. Ito nga yung pagtatanim. Tuwan-tuwa ako nun sa mayor kasi agrikultura din yung kanyang sinabi para daw lumakas lalo ang mga pangangatawan ng kanyang kabalin. Eh, tututok sila sa farming, which is food security. Masisipag ang mga pampangan. Kasi pagkain galing sa kanila, yung pinakamasasarap. Naalala ko yung aking naging former boss, si Larry Cruz, na naging pamoso sa lahat ng kanyang restaurant niya ay puro LJC Group of Companies. Yeah, diba, no? Sikat na sikat. Alam mo, sikat na sikat yung tatay niya, famous veteran writer, columnist. Emilio Aguilar Cruz, ano? Yes. Pangalan ng isang restaurant ay Abe. O, di ba? Abe is parang mate. Kaibigan. Ayun. So, pinangalanan niya yung restaurant niya ng Abe. Tapos, yung isa yata, Kapampangan, Kabalin kanila ba? Hindi. Pero, again, iniba niya yung mga, basta mga Kapampangan sounding eh. Tapos yung kanyang ginang na, may bahay, Feli, meron ding Felis dyan sa BGC. Tapos meron ding LJC or Adriatico. Basta napakapamoso dahil nga siya ay Kapampangan. Ang galing-galing niya magluto, ang galing-galing nila sa pagkain. So sabi ni Mayor Torres, hindi po pwedeng hindi kami marunong magsaka. Dito lahat sinasaka namin at pagtitibayin pa natin ng aming farming para meron tayong matatawag na food security. So, yun lang yung mga ating nakapanayam. At ako lang dito sa atin, sa Maynila, sa Luzon, Luzon pa rin naman sila. Eh siguro magtanim-tanim na rin kayo dyan sa inyong lugar, ano? Kung meron kayong konting lupain dyan. Pwede ba magtanim ng kangkong o kaya sili dyan sa mga konting lupa kung may garden ka? Pechay. Pechay madali.
Ate Chay. Kalamansi ang mahal ng kalamansi ngayon. Oh, talaga. Ito, itong kasama ko ngayon na aking kasamang kasambahay. Ang daming kalamansing dinala kasi galing din siya ng Pangasinan naman, ano? Ayun. Oh, mahirap ba? Basta ano lang yan? Tutubo na yan? Mga ilang buwan o ilang linggo? Ano-ano ang time frame para maka-harvest ka na, Lizzie? Matagal-tagal din. Diyan ba sa inyo, meron kang lupain konti? Doon sa tapat namin sa Dasma, may tinanumi yung manugang ko na kalamansi, namumunga na. Pwede na makihingi harvest. Alam ko, kamatis, magdali din eh. So, hindi ko maintindihan, Kabalin Lizzie, we are very, very endowed and blessed with arable lands. So hindi tayo, kung meron mang pananakot o pangangamba na sasabi magkaroon ng food security, eh hindi tayo dadanas siguro nun. Yung mga lupang pinutubuan ng damo-damo, mga talahib, eh kung kaya imbes na ganong damo-damo mag-ano ng mga halamang gulay. Pwedeng taniman ng mga gulay pagkain. Kahit kamote, kahit masasabihin magkakaroon na rice shortage. Kamote, gabi. Carbohydrate. Anong staple food? Sa ibang bansa, di ba kamote? Or ano? Oo. Mandigas. Cebu, corn. Di ba sa Cebu, corn? Madaling tumubo ang corn doon. Bakit kaya hindi natin baguhin ang mindset? Ang imbis na bigas, kasi siyempre, diyan nagkakaroon ng corruption mag-i-import ng bigas, pwede naman palang dapat na binibili natin, prioridad natin yung mga tanim ng ating magsasaka. Bakit hindi na lang corn ang itanim? Para yun na lang maging staple food natin o kamote at may nutrition. Crap, gabi, kamote. Baka nutritious pa yun. Diba? Nutritious. Kasi sa bigas, wala akong makita ng nutrition. Ano ba makukuha sa bigas? Pang puno. Kung carbohydrates eh. Carbs, oo. Body weight. Pampataba. Taba lang. Pero nutrition, meron ba? Lalakas ka ba? Meron vitamin B yung Complex. Hindi masyadong polished. Hindi masyadong refined. Kaya gusto na lang brown rice eh. Yes. Kaya nga, kung pwedeng sabihin na natin sa mamumunong itatalaga ni President BBM na kalihim ng agrikultura, ibahin nyo yung inyong mga pananaw na maging malakas ang pangangatawan ng bawat Pinoy. Huwag na lang bigas, kasi nagkakaroon ng corruption dyan . Hindi naman natin kailangan umangkat pa sa ibang bansa, tapos umaangkat tayo . Kawawa yung ating magsasaka. Kung hindi, ang itanim, root crops yung nabanggit. Kamote, ube. Pwede naman siya, di ba sa India, saan ba yun? Yun ang kanilang staple food . Wala silang rice, puro mga patatas. Meron bang nutrition sa patatas? Di ba kahit, potatoes, bangay, potatoes ay mahal. Kamote. Daling-daling dito sa atin. At saka, mas may nutrition, mas mabibigyan tayo ng maayos na pangangatawan, di ba? Masarap naman. Mashed kamote, sarap. May sarili na siyang lasa. At saka pwede rin kahit saan iulam. Kasi yun na yung gagawin natin. Parang potato. Okay na yun. Yung kasaba, ganun din ba ang tawag doon? Din. Kamoteng kahoy? Kahoy? Din yun. Nakakapuno rin yun. Very versatile din yung root crop. Di ba ginagawang mga kalamay, ganun? Ang root crop. Pero naalala ko yung pagpapagawa. Lutuan mo ako ng lumpiang sariwa. Lumpiang Shanghai. Kasi magaling ka nga pala maglumpiang Shanghai. Pero, yan ba puro yan? Taba, pork, o beef? Konting ground pork, pero yung lean meat. Pero mas gusto ko cheese. Ayun, kahit panalo. Kahit kalukong, pwede yung palaban sa lumpiang Shanghai. May kamote. Kamote, manamis-tamis kasi. Sarap din yun.
Kamutek Gigi. Nako, nagutom tuloy ako. Meron pa tayong 60 minutes. Bigyan mo ako ng message of hope at pabaon sa isang linggong darating sa weekend. At ano pa yung ating siguro magiging lagay natin na sa ulo natin na sabi nga ni Mayor Torres, magtulong-tulong regardless of ano nga ba ang kasapi ka ng ganito at kasapi ka nito. Kung hindi nga tayo magtutulong-tulong, itong title ng programa ko, mawawala, hindi susulong ang bayan. So, ayan, give us a 60-second or your extra message of hope, Kalizzy. Naiingit ako sa'yo, nakapunta kang Pampanga, gustong-gusto ko na mamasyal doon. Marinig ko kanina, Pulong Masli, nung yes. Kay Mayor, isa sa mga barangay sa Guagua. Naririnig ko rin yun sa mga lola at lolo ko, sa nanay ko eh. Pero ang hirap-hirap kasing mag-ano ng panahon, no? Tsaka mag-travel ngayon. Pero ang laking bagay nang nakaka-uwi ako sa Pampanga. Gusto ko sanang mas magalas. Pero ang ganda ng mga balitang nanggagaling doon, kaya parang sabi ko na lang, ganyan talaga ang Kapampangan. Panalo, tulong-tulong. So next interview o panayam, ikaw naman ang isasama ko at doon tayo pupunta diretso kay Mayor at kay Vice Gov kasi hindi malinang. Oo, Guaga, medyo mahina ang kanina. So thank you so much. Thank you so much. I'll email you in a while at God bless and syempre happy weekend. A blessed weekend and prayers. Salamat. I love you, Lizzie. Bye. Same to you. Bye. Yes, everyone. Bye. Thank you, Chairman D. Edgard. Bye. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882.